Ipinakita ang isang celebrity na si Kimberly na patungo sa isang liblib na lugar sa West Virginia para sa kanyang movie project, ngunit bigla niyang nasagasaan ang isang lalaki kaya't agad siyang huminto upang tingnan ito. At nang lapitan niya ang nasagasaan ay bigla siyang inatake nito at kinagat ang kanyang bibig. Dagli itong tumakas ngunit bigla siyang sinalubong ng isa pang lalaki at agad siyang pinalakol nito, kaya't nahati siya sa dalawa at kinaladkad ang nahati niyang katawan ng lalaking cannibal. Samantala ay may anim na contestants ang sumali para sa isang reality game show na tinawag na Apocalypse Ultimate Survivalist, na mayroong pa-premium $1,000 para sa makakakuha ng pinakamataas na points. Kasali ang artista kanina na si Kimberly, at sila Jonesy, Elena, Nina, Jake at si Amber. Nang mapag-alaman ng crew na hindi na makakasali si Kimberly ay pinasali ng cameraman na si Michael ang kanyang jowa na si Mara. Ang Apocalypse ay ang kagubatan ng West Virginia na nilagyan ng mga kamera at naglagay din sila ng device na tinatawag na Twist of Fate sa mga tagong lugar upang mabigyan ng extra challenge ang kahit sino mang makakapatid nito. May kanya-kanyang kamera din ang mga kasali na nakalagay sa kanilang mga tenga at ang host ng game na ito ay si Colonel Dale na dating US Marine. Sinabi nito na maghati sila sa dalawang team at maghanap sila ng pagkain ng magkakasama at nagsimula na ang game. Pagkaalis pa lang nila ay pinatay na kaagad ng isang cannibal ang isang miyembro ng crew. Habang inaayos ang kamera ay nakita ni Dale na may pumana sa kanyang gulong at sinira din nito ang isa sa mga device doon. Pinalaan niya ang may kagagawa nito ngunit nang biglang may puma na malapit sa kanya ay agad itong nagtatakbo at nang may makita ay agad niya itong pinatamaan ng kanyang kutsilyo ngunit sinapak siya nito. Habang naglalakad si Jonesy at Amber ay nakakita si Amber ng isang sirampana at ginawa niya itong isang sibat. Samantala ay aksidenteng napatid ni Mara sa isang Twist of Fate at ang challenge dito ay nahawa sila ni Nina ng anthrax at kailangan nilang magtungo sa ilog sa loob ng 2 minuto upang makakuha ng antidote. Nagtatakbo sila patungo sa ilog at nakita ni Mara ang antidote na nakasabit sa nabuwal na puno, kinuha ni Mara ang antidote ngunit nahulog siya sa ilog at nagawa din niyang makaahon at nai-activate din niya ang antidote. Samantala ay nasaktan si Mara nang makita niyang kinakain ni Elena ang inihaw na hotdog ni Michael, sinabi ni Nina na kalimutan na lang ni Mara si Michael ngunit tumanggi ito kaya't nagalit si Elena at iniwan niya ito ng ilang sandali. Nakakita naman sila Jonesy at Amber ng inihaw na karne at kinuha ni nagising si Dale kung saan ay nakita niyang nakalambitin siya nang nakapatuwad sa isang puno, at nakita din niya ang isang patay na lalaki na nakasabit din doon, biglang lumitaw si Three Finger at sinaksak siya nito sa dibdib at pagkatapos ay naghasa na ito ng kanyang kutsilyo. Dahil sa nasaktan sa nakita ay nagpa siya na si Mara na umalis na lang sa laro, at nakakita siya ng isang lumang bahay kaya't pumasok ito sa loob upang makatawag sa telepono at makabalik na kaagad sa RV, at nakita nila sa kwarto ang ilang mga litrato ng isang pamilya na may kakaibang itsura. Pagkatapos ay biglang pumasok ang mga cannibal na kasama ang isang babaeng malapit ng manganak. Nagulat sila Mara at Nina nang makita nilang nanganak ang cannibal ng isang sanggol na may kakaibang itsura. Nakita sila ng cannibal at sinugod sila nito kaya't agad nilang inilak ang pinto at mabilis na tumakas. Habang nagtatatakbo sila ay biglang tinamaan si Mara ng isang palakol sa kanyang ulo, samantala ay inalis ni Nina ang kanyang kamera at nagtago. Inihanda na ng cannibal ang kanyang pana at hinanap niya si Nina, ngunit biglang dumating ang truck na kumuha sa bangkay ni Mara kaya't sumakay na ang cannibal. Pagkatapos nilang magtuhugan ng barbecue ay sinabi ni Michael kay Elena na huwag niyang emarites ang itinuhog niyang duruan kay Mara. Habang nagpapainit sa araw si Elena ay sinilipin siya ng isang lalaking cannibal at nagpa-vibrate ito ng kanyang matigas na cellphone, kaya't nang mahuli ay binugbog siya ng kanyang kapatid na babae at pagkatapos ay inatake nito si Elena at pinagsasaksak niya ito hanggang sa mamatay. Samantala ay nakita ni Dale na kinakatay ni Three Finger ang lalaking nakabitin sa kanyang harapan, at pagkatapos ay biglang dumating ang truck na kumuha sa bangkay ni Mara. Nakagawa si Dale ng paraan upang maputol ang tali sa paan at nang makatakas ay nilabanan niya si Three Finger at binaril niya ito. Pagkatapos malamang patay na talaga si Mara ay kumuha ito ng baril at kutsilyo at saka umalis. Samantala tinangay ng mga cannibal ang RV vehicle habang nakasakay si Michael sa loob nito. Kumakain naman sila Jake, Jonesy at Amber nang nakuha nilang inihaw na karne at biglang dumating si Nina at sinabi nito sa kanila ang pagkamatay ni Mara sa kamay ng mga cannibal. Ngunit pinagtawanan lang siya ni Jonesy at sinabing isa lang special effects iyon na ginawa ni Michael upang maging makatotohanan ang game show. Sinabi nito na gusto pa din niyang maglaro at makuha ang pera, hanggang sa makita nila ang tato ni Kimberly sa inihaw na karne na kinakain nila kaya't naniwala na sila kay Nina, at dagli silang nagtatakbo upang makaalis kaagad doon, ngunit nakatapak si Nina ng pako kaya't tinulungan siya ni Jake. Samantala ay nagtungo si Dale sa isang cabin at sinubaybayan niya ang nakatira doon, tinutukan niya ng baril ang lalaki at pagkatapos ay ginamot niya ang sarili sa bahay nito.
Tila kilala si Dale ng lalaki at ilang sandali ay sinabi ng lalaki kung gaano kalakas ang mga cannibal at kung paano sila naging ganun. Sinabi nito na sila ay mga mutant product dahil sa pagpapakalat ng mga chemical waste sa ilog makalipas ang 30 years. Pinayuhan ng lalaki si Dale na ilayo na ang kanyang mga kaibigan doon bago sumapit ang dilim. Ngunit biglang bumangon ang lalaki at inatake nito si Dale dahil sa pagpatay nito sa anak niyang cannibal kanina, ngunit nagawa siyang pasabugan ng dinamite ni Dale. Nakita nila nina ang lalaking cannibal na mayroong babaeng pinagsasamantalahan, ngunit nagulat sila na parehong cannibal pala ang mga ito. Dagling nagtatakbo si Nina at nakipaglaban naman ang mga naiwan, nahulog si Nina sa hukay at nang malaman nila Amber na nawawala si Nina kaya't tinulungan siya ni Jake. Binabaril sila ng babaeng cannibal kaya't agad silang tumalon sa ilog upang makatakas. Samantala ay pinana naman sila Jonesy at Amber ng isang lalaking cannibal kaya't tumakas sila ngunit nahuli naman sa isang bitag si Jonesy. Sumigaw ito ng tulong at nang makita niya na papalapit na ang mga cannibal ay sinabi niyang umalis na si Amber doon, ngunit patuloy pa ding pinuputol ni Amber ang tali ngunit nabitag din ito. Ibinigay ng amang cannibal ang pana sa kanyang anak at napatay nito nang magkasabay sila Jonesy at Amber sa isang tier lang. Nakarating na sila Jake at Nina sa pulp mill at pumanik sila upang hanapin sila Jonesy at Amber, nakita nila ang RV vehicle na nakaparada doon at iba pang mga sasakyan na kinarnap ng mga cannibal. Narinig nila ang sigaw ni Michael kaya tinulungan nila ito, ngunit nalaman nila na video lang pala ito ng pagpatay kay Michael. Tatakas na sana sila ngunit nahuli sila ng mga cannibal, sinubaybayan ni Dale ang mga ito habang kinukuha nila sila Jake at Nina. Iniwan ng amang cannibal ang jumbo hotdog ni Jake at pilit namang pinakain ng kapatid na babae si Nina ng kanilang nilutong pagkaing karne ng tao. Aksidenteng natapakan ni Dale ang isang alarm kaya't naalerto ang mga cannibal at tiningnan siya ng mga ito. Nagtago ito sa gilid ng isang kotse at hiniwa ang kanyang sarili, naglagay ito ng nakakalitong bakas ng dugo sa sahig para sa magkapatid na cannibal upang sundan nila ito. Pagkatapos ay pinana niya ito ng dinamita kaya't sumabog ang magkapatid na cannibal, tinulungan at pinakawalan niya si Jake at Nina, ngunit biglang pinana sa likod si Dale ng amang cannibal at napatay siya ng mga ito. Pagkatapos ay hinanap ng mag-asawang cannibal sila Jake at Nina, pilit itinutulak nito si Jake sa gilingan kaya't agad na bumalik si Nina nang marinig niya si Jake na sumisigaw. Nagawa ni Nina na maitulak ang mag-asawang cannibal sa gilingan kaya't nagiling ang mga ito, at pagkatapos ay umalis na ang dalawa sakay ang kotse ni Kimberly. At sa huli ay ipinakita ang isang cannibal na nakaligtas habang pinapakain nito ang sanggol na cannibal. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito, at pakiclick mo na din ang notification bell at mag-like ka na din upang matulungan mo ang ating channel. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagtulong. Ingat po palagi Lods. God bless.